guest ngayon. Papakilala ko siya sa inyo. Siya si Dr. Upo po kayo. Si Dr. Armand Chiong, President ng Philippine Society of Otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology. Ayan. Head and neck surgery. Good morning and welcome morning po sa bahay ni Kuya. Okay. Ayan. Angela. Okay, ang pag-uusapan po natin is oral cancer. First and foremost, we would like to know ano po ang oral cancer. Bali, yung oral cancer, ito yung cancer sa bunganga. Mm-mm. Yan lang, ang oral cavity, yun ang isang parte ng Mm-mm. cancer sa ating Mm-mm. lalamunan. Mm-mm. Makikita nyo rito yung... Sige po, pwede po kayo tumayo. Ah. So ito yung anatomy ng oral cavity. Mm-mm. Actually, ito yung labi. Mm-mm. Oral cancer kasama itong labi. Mm-mm. Of course, yung dila, yung ilalim ng dila. Mm-mm. Tapos yung balat sa loob ng bunganga, yung ngala-ngala, pero itong matigas na part, yung hard palate. Okay? Mm-hmm. Tapos yung dila hanggang two-thirds lang. Mm-hmm. Tapos yung pinaka-dulo ng bagang na banda rito. Mm-hmm. So, yun yung ano po ang nagko-cause ng oral cancer, Doc? Opo. O, sige po. So, maraming cause mm-hmm. yung oral cancer. Bali, of course, ang magkapatid sa bisyo, yung ano, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Yung mga poor oral hygiene, of course, hindi nagsisipilyo, hindi nagmumumog. Mm-mm. Tapos nasugatan yung loob ng bunganga. Mm-mm. Yung sugat niya, hindi naghihilom ng matagal. Mm-mm. Pwedeng pagmulan. Mm-mm. Tapos yung, lalo na sa matatanda, yung mga ill-fitting dentures. Ah, kasama rin so, po yun. So, pag hindi fit yung dentista sa paglagay ng pustiso mo, nagagasgas yun sa tagal pag kumakain, kakasugat, by the time na pumunta sa amin, ano na, may parang nakikita ng laman doon. Oy, gusto ko rin po itanong sa inyo, ano po yung makikitang signs or symptoms ng isang merong oral cancer? Nagaling siya magtanong, parang ano, parang doktor din. Ihirapan din ako. Pero napakagandang tanong kasi of course, ang signs and symptoms po, yung medyo pag in-examine may dila, meron ka na nakikitang singaw na parang hindi gumagaling. Mm-mm. Iba nga, yung dila, hindi na gumagalaw. Mm-mm. So pag ganun, advanced na yung cancer. Ng... Hindi na gumagalaw, so may may effect din yung speech niya. So, lalo na pag, pag ano, kasi hindi na makagalaw, ibig sabihin, kinain na yung muscle ng dila. Mm-mm. Tapos yung iba, may pagdudugo sa loob nga, may sugat sa loob. Yung lalo na yung iba, may leg sa, may pulani sa leg. So, ibig sabihin, kung cancer to, medyo stage 3 or stage 4 na ito. Medyo kalat na yung cancer. Mm-mm. Pero may pinanggalingan siya sa bunganga. So you mentioned, Doc, ano, a while ago yung mga signs and symptoms mm-hmm. ng pagkakaroon nga ng oral cancer. At tapos sinabi niyo pa ang mga at-risk yung merong yung umiinom, nanigarilyo, ill-fitting dentures. Ano. Pero iba naman, aside from that... Pagkaiba, of course, yung exposure sa mm-hmm. excessive sunlight, mm-hmm. ang tinatamaan dito yung labi. Mm-hmm. So meron kang sinasabing tinatawag na cancer of the lip. Mm-mm. Kasi nga exposure sa ultraviolet coming from the Mm-mm. sa araw. So you can say, Doc, na more than anything, itong nagko-cause ng oral cancer is lifestyle over genetics. Napakagandang tanong uli niyan. More Mm-mm. on lifestyle. Mm-mm. Meron ding incidence na genetics, pero more on the bisyo. So, mga ilang taon usually? Yung mga nagkakaroon po pag ng ganyan, pupunta sa amin yung pasyente, ano na eh, medyo kaedad ko na eh. Mm-mm. Mga, ako 50s na ako, Mm-mm. so 40 and above, Mm-mm. mga ganun yung iba. Pagpunta sa amin, medyo advanced na. Mm-mm. So yung iba talaga, medyo malala na by the time na pupunta sa amin. So Doc, gusto ko rin po malaman, paano nyo po nadadiagnose yung isang tao may oral cancer? Pag ang diagnosis, hindi mo, ang unang gagawin mo, pag nakita mo yung bukol sa loob ng bunganga, hindi mo pwede panuorin lang ito, obserbahan. Mm-mm. Maganda, kumuha ng, kumbaga sa isang kapirasong cake, kukuha ka ng konti. Biopsy. Biopsy, tapos papadala natin sa pathologist na kakilala mo, Mm-mm. natiwala ka, tapos sa kanya titignan kung cancer ito o hindi. Doc, kasi na-mention nyo nga na minsan may matagal na hindi gumagaling na singaw, di ba? Mm-hmm. That can cause also
oral cancer. But then again, how can you differentiate yung cancerous na pinanggalingan nung singaw dun sa simple singaw lang? Ilang araw ba dapat talaga na gumagaling ang singaw? Eh, pag ordinary singaw, viral to. Mm-hmm. Less than a week or two, dapat okay wala. Na. So, dapat tatanungin mo rin sa pasyente, anong bisyo mo? Mm-hmm. So, meron kang suspicious na cancer. Hindi ko sinabing pag nakakita ka ng singaw, mm-hmm. cancer na yun. So, yun. So meron kang clinical suspicion na cancer siya. Ikaw, malakas kang manigarilyo, mm-hmm. malakas ka uminom, mm-hmm. tapos araw-araw, mm-hmm. predispose ka sa cancer. Mm. So, pero hanggat hindi mo nakukunan ng laman yung halimbawa, yung dila, ala tayong prueba ng cancer. Mm-mm. Kasi pwede namang hindi cancer lalabas yung mga tinatawag na granuloma of the tongue, kung dila ang ating pinag-uusapan, papiloma. Mm-mm. So, napaka-importante yung biopsy. Mm. Tapos, yung mga CT scan, X-ray, it will follows. Guide you kung cancer to, anong klaseng operasyon gagawin mo? Ayun, let's move to that, nandulok ano, yung treatment, paano? Yung treatment actually depende sa stage. Mm-mm. Nyari, napag-usapan natin kanina, may kulani na sa leeg. At yung halos buong dila, kinain na. Actually, Doc, you can share with us yung picture na pinakita mo sa akin eh. Talagang kung okay lang. Okay lang to, pero this is not oral cavity. Ah, hindi yan oral cavity, oo. Pero yung talagang yung nang pero ano nito medyo ano nang sorry. Mm-mm. Okay, Doc. Tapos yun yung treatment. Pagkatapos ng biopsy, biopsy is scan. Treatment. Yun na nga, after na biopsy mo cancer scan, mm-hmm. it will guide you kunyari oral cavity, mm-hmm. dila, pati buto ng panga. Mm-hmm. O yung panga mismo kinain na ng cancer. Medyo stage 4 na yun. Mm-hmm. Kasi meron ng ibang parte ng bunga nga mo na nadamay sa cancer na galing sa dila. So, mm-hmm. iba yung management. Stage 1, mm-hmm. parang singaw lang to. Mm-hmm. Aalisin mo yung tumor, tatahiin mo yung dila, parang wala nangyari. Mm-hmm. Hindi ma-alter yung pagsasalita. Mm-hmm. Stage 1 and 2. Mm-hmm. Pag stage 3 and 4, pwedeng malaking parte ng dila aalisin mo. Mm-hmm. Pero kukuha ka ng laman galing sa dibdib mo, mm-mm. lilipat mo roon para takpan yung depektong pinag-alisan mo ng cancer. Mm. Pero Doc, tanong ko lang din, ano, itong oral cancer na ito po ba, pwede pa po silang gumaling? Ang pagaling niya ay depende sa... Or magme-metastasize din siya in the long run. Not necessarily. Yung pagaling nila, depende sa... kung kailan mo na-discovery. Mm. Kung stage 1 to, stage 2, ang probability na kumaling siya is 80%. Mm-mm. 70 to 80. Mm-mm. Pag stage 3 and 4, ang pagaling niya bumababa by percentage. Mm. So, kunyari, may singaw pa lang, winayop si cancer, inoper, alisin mo na o i-cobalt mo na lang. Mm-mm. Pag stage 4, malaki yung kulani, mm-mm. malaki yung cancer sa dila, stage 4, mm-hmm. yung probability ng paggaling, mas mababa. Mm-hmm. Ngayon, Doc, meron po tayong World Head and Neck Awareness Week. Ano? This is going to be the first, ano? Actually, ito yung pinaka-first. First awareness. July 27 mm-hmm. to 31 mm-hmm. this year. Mm-hmm. World Head and Neck Cancer Week. Mm-hmm. Sineselebrate ng mga ENT specialists mm-hmm. locally, kasabay yung ating mga ENT specialists abroad. Mm-mm. If I estimate, mga 22 countries yun. Mm, simultaneous po. Ang activities, kamukha nung ginagawa namin, everyday may ganitong interview, Mm-mm. may layman's forum, nagle-lecture kami sa mga layman, Mm-mm. tapos may mga radio interview, Mm-mm. may mga pasilip ka, in-examine namin yung mga ibang pasyente, libre. Ayun, so, maganda. Which hospitals po ang... partners. Actually, ang pinaka-nag-spearhead dito is Dr. Hill Vicente. Kanya lang. I'm not sure kung gagawin ito ngayong week. Kasi mm-hmm. hindi nga natuloy last April because of our NAGA mid-year convention. Okay. So, for more information po, Doc, saan po nila pwedeng makita yung details with regards to this activity? Siguro, I will give a contact number ng PSO. Mm-hmm.
Okay, Mary Rose. Tapos pwede nilang kontakin. Okay. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Dr. Armand Chiong. Siya po ang presidente ng Philippine Society of Otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology. Iyon, ayan. Maraming salamat po sa inyo.